Isinigawa kanina ang ikalawang nationwide earthquake drill ngayong taon na nilahukan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May ulat si Kenneth Pasiente. Hudyat ito na 5.6 na lindol ang tumama. Kaya ang mga empleyado ng PTV agad na nag-duck, cover and hold. At nang bahagyang humupa ang lindol, isa-isang lumabas ng gusali ang mga empleyado. Pero may mga natrap at nagtamo ng sugat na agad namang nirespondihan ng mga rescuer. Ang mga tagpong ito, aakalain mong totoo. Pero bahagi pala ito ng pagdaraos ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ngayong araw, na layong maitaas ang kamalayan ng marami sa tamang pagtugon sa kalamidad, lalo na sa pagtama ng lindol. You'll never know when you're going to need it. Baka one of these days, o wag naman sana, isa sa kamag-anak natin o isa sa kaibigan natin. Lalong-lalo na most of our times, 8 to 5, nasa office tayo. So malamang pag nangyari ang sinasabi nating the big one, dapat lahat tayo marunong or aware, equipped. Malaking bagay ito sa ilang lumahok. Itong experience na to today, masaya po siya. Kasi sa mga gantong pangyayari talaga, mas maraming nakakaalam kung paano tumulong sa mga tao, mas marami tayong maliligtas. Dahil may mga pagkakataon na kung sino lang may alam, nasama pa sila sa casualties. So pag ano yung nangyari, mas marami tayong maliligtas. Ayon sa DOST, hindi biro ang katagang the big one. Dahil malaki ang posibilidad na mangyari ito kung saan tinatayang nasa 60,000 na individual ang posibleng masawi, lalo na kung gabi ito tatama sa Metro Manila at iba pang lugar. Ang huling the big one dito sa Metro Manila ay nangyari pa noong panahon ng 1600s. Ano po ba ang kahalagahan ng impormasyon na ito? Meron po tayong aktibong fault na ang tawag ay West Valley Fault na less than 1 kilometer away from here, na kada 400 hanggang 600 taon gumagalaw. At nalapit na tayo doon sa 400 taong lower limit at posibleng magkaroon ng malakas na lindol dito sa ating henerasyon. Kaya naman iginiit ng ahensya na mas mabuting paulit-ulit ang paghahanda para rito at hindi raw dapat magpakakampante. Napakaliwanag po sa akin ang halaga ng pagtitipong ito. Pagsama-sama ng iba't ibang sektor tungo sa direksyon ng kahandaan, kaligtasan at katatagan sa lindol. Iginiit naman ng Department of National Defense na ipagpapatuloy ang mga ganitong aktibidad para pagtibayin pa ang kahandaan ng sambayanan. Kinikayat namin ng inyong patuloy na pakikiisa, hindi lamang sa mga gawain gaya ng NSED, kundi pati na rin sa mga aktibidad ng inyong mga komunidad bilang pag-iingat laban sa mga panganib at sakuna. Sa Setyembre at Disyembre, nakatakdang isagawang muli ang ikatlo at huling nationwide earthquake drill sa buong Pilipinas. Kenneth Pasiente, para sa